Kung puntahan nga po natin itong ano, well, alam niyo naman ang mga issue ngayon, may kinalaman sa drug test, kung ano-ano pa man, ano. Di po ba dati ay requirements po no, sa lahat ng mga tumatakbo sa public position ay mag-submit ng drug test result ang isang particular na tumatakbo po no, sa politika. Bakit po ba ngayon eh, parang naging voluntary na lamang ito, Kong? Kasi Jen, ang alam ko riyan, merong pumunta sa korte at kinwestiyon yung requirement na yan. Dahil nakalagay nga naman sa ating saligang batas Jen, distinguido kung alin yung mga requirements o kondisyon para ang isang tao ay makatakbo sa isang posisyon na kanyang inahangad. Opo. Ang drug test ay hindi kasali. Kaya dahil sa ganun ay hindi na ginamit na isa sa mga conditions o requirements. Yan ang pagkakaalam po, Jen. Opo. Eh, kasi dati naalala ko, Kong, di ba, nung parang naging issue nga po ito, yung mga taong dapat ay maiproklama na, hindi maiproklama kasi walang sinabmit na kanila pong drug test result. Pero ngayon pala, later on, ay naging question pala ito no, sa legalidad ng mga taong tumatakbo sa eleksyon. Pumunta sa korte dyan ang isang grupo ng mga tao na inakala nila na may mali naman doon, sabi niya, hindi naman kasali sa ating saligang batas. Eh, bakit naman inyo dinadagdagan ang mga requirements? Kumbaga sa isang bagay, opo. Hinahanapan mo yun ang ibang kalidad, hindi naman kasali. Kung ito yung binebenta namin, bakit kanya hindi naman kailangan ng busina? Eh, kinilalagyan mo pa ng busina. Parang gano'n. pero ngayon kasi kung nagiging usapin, tinanggal-tanggal nyo anya, tapos ngayon gusto nyo voluntary. Eh, paano pa natin maobligay ito anya? Lahat ng mga tumatakbo, tapos voluntary. Paano kung ayaw nung iba na magpasa ilalim sa drug test, Kong? Hindi nga, dahil hindi naman requirement, hindi naman mandatory requirement, di voluntary nga yun. Ngayon, halimbawa, mayroong umaasunto sa'yo, yung kumakandidato na yan na mayor o kaya gobernador o kung ano man posisyon, yan ay alam ko kanyang sugapa sa ganitong uri ng gamot. Opo. So parang ngayon, maalis ang pag-aalinlangan o maaaring pagdududa ng mga tao, maaaring makasira sa kanya. Magpapadrug test talaga siya at ngayon ay at saka niya ngayon ibubunyag sa madla. O ayan, tingnan niyo kayo mga paratang na ginagawa ninyo na walang kabuluhan, na walang basehan. Ayan, nagpa-drug test ako sa Maynila, sa Quezon City, sa Cainta, sa Binangunan. Lahat ng drug test na madaanan ko, nagpapa-drug test ako. Iisang resulta. Ako'y malinis kung pag-uusapan ay ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Oho. So, ganun ang maaaring kapupuntahan ng mga pangyayari din. Oho. Pero ibig sabihin pala, no, para ito ay maging requirements kong, kinakailangan pa pala tayong ano, no, amiendahan ang saligang batas kung gusto natin na idagdag na isa sa mga requirements sa mga tumatakbo sa eleksyon ay ang drug test result. Ano po? Kung gusto mo talagang bigyan ng mas mahigpit na mga requirements para talagang mapili mo yung tao na maglilingkod na gusto mo, lalong-lalo na doon sa mga matataas na posisyon na talaga namang hindi biro-birong mga responsibilidad ang iaatang mo sa balikat ng isang kandidato. Oo. So, yung gusto mong mga requirements, mga condition na maaari mong magamit para matantya mo, masukat mo yung kakayahan at saka yung maaring panggalingan ng kanyang katangian para may sakatuparan niya yung hinihingi ng kanyang opisina, lalong-lalo na yung matataas na posisyon, ilagay natin yung inaakala nating makapagbibigay ng garantiya at kasiguruhan sa atin na yung taong mapipili, yung pa lamang doon sa pagkakandidato pa lang, piling-pili na, hindi ba? Opo, opo. Oo. Eh, dapat talaga ilagay natin sa saligang batas para maging malinaw at walang aasunto sa atin pagdating ng araw. Kasi kung ganito mga challenge ko, ano, halimbawa, gaya yan, sinalin sila, magpa-drug test kayo dahil sa usapin ng drug addiction,
Eh baka isang araw kung hindi ako magtataka, baka mamaya mayroon naman magsabi, o sige, magkaalaman din tayo, baka mayroon din naman gambling addiction, di ba? O kaya naman iba pang, iba't ibang klase ng addiction. Baka yun naman ang mga susunod na challenge kung hindi kaya. Yun na nga, kailangan mo lang maglagay ng sapat na batayan, yung kung ano yung basic na gusto mo. Pero kapag nilagay mo, kailangan kanya maputi ang balat. discriminatory na yun dyan, hindi Opo. Naman po pwede yung ganun, di ba? Kinakailangan ang taas ay ganito. Oho. Pagka yung mga physical attributes na ang hinanap mo, magiging discriminatory naman kasi kahit na halimbawa hindi masyadong maputi ang balat. Opo. Kung meron naman siyang kakayahan. Artistahin nga yung dating mo. Kung sa tingin naman ng tao ay medyo delikado naman kung ang pag-uusapan ay yung kompetensya mo. Opo. Kaya kinakailangan, mapisil mo talaga. Matukoy mo. Ano ba talaga yung mga basic na requirements na kailangan mo na dapat ay nandun sa katangi ang hinahanap mo. Yun ang ilalagay natin dyan. Opo. Bakit ka pala ganun kung, ito naman, nagtataka lang yung iba bagi sa social media. Bakit na ba ang public official, parang napakagaan ng mga requirements na hinahanap sa kanya, no? Filipino citizen, able to read and write. Parang daigpaan niya yung mga opisyal ng pribadong tanggapan na napakatataas na requirements na hinahanap kumpara mo sa mga leader ng ating bansa. Kung anong kayang idea? Bakit ganun po ang naging requirements lang ng ating batas? Ang isa sa dahilan dyan ay kinakailangan maging malawak para lahat na gustong kumandidato mabigyan ng oportunidad. Kasi open naman lahat talaga ang isang opisina na basta ang isang tao ay nagkaroon ng mga katangiang hinahanap, kinakailangan ibaba natin ng konti. Kasi kapag itinaas mo naman yan, Opo. Sasabihin naman ng ibang panig o ibang grupo, kayo naman. Kung mo ba naman ako, inabot ko lamang ay high school, ako ba? Walang karapatan. Wala bang karapatan? Ibig ba ninyo sabihin, yung damdamin ko na magsilbi ay kulang dahil sa ang inabot ko lang ay high school? Oo. Uh-huh. Yung discriminatory part kasi ang inaalis ng saligang batas. Kaya lang, may mga tao naman na kung may mga nakapag-aral naman ng mataas, Opo. Ang inaangad naman nila yung mas mataas na uri ng pinag-aral kasi alam nilang maaaring mas magagamit niya ito sa kanyang paglilingkod. Opo. Nandun ngayon yung magiging usapin dyan. Opo. So, mahangga ka dun sa, mamimili ka dun sa dami ng tao doon sa kwalifikasyon para ang tao, lahat halos ng tao ay hindi mapigil. Ibig sabihin magkaroon lahat ng kalayaan na sila ay makapaglingkod sa bansa. Yun ang isa sa criteria kasi dyan. Uh-huh. Well, sa punto naman yan kung sabi ng iba, hindi nga tayo baka daan niya dumating ang pagkakataon sapagkat napakaluwag ng mga requirements na yan. Hindi nga malayong baka mamaya meron tayong presidenteng adik, presidenteng sugarol, presidenteng ganito, presidenteng ganyan. Kung? O, nasa taong bayan naman yun din eh. Kasi kung presidenteng ganon, ikaw naman binoto mo, ikaw may kasalanan nun, di ba? Ganon ho ba? Kasi kung talagang halimbawa open na aklat siya sa isang komunidad, Opo. Alam nila yung gawain niya. Alam niya activity niya sa araw-araw. Alam niya ang pinanggalingan. Alam niya kung saan siya pupunta. Mm-hmm. Alam niya kung anong uri ng pagkatao ng pamilya niya. Kilala niyo pala eh. Kahit na halimbawa, pinakamataas na pinag-aralan ng kanyang nakuha. Mm-hmm. Pero kabisado niyo naman, sapagkat bukas na aklat siya sa inyong komunidad o sa isang mas malawak na pananaw, buong Pilipinas halimbawa, Opo. At ipinuto ninyo siya, Wala tayong sama ng loob sapagkat dumaan sa isang paghatol ng bayan, hindi ba? Opo. Naalala ko kung parang sa Kamara ata naging debate yan maging sa Senado na ang presidente at ang vice presidente hangkat maaari niya college graduate man lamang o kaya naman degree holder man lamang kung nagtalunan na yan dyan. At yan nga, tinangkarin nga ang ilagay. Ngunit palaging hindi lumulusot. Huwag nating i-curtail ang karapatan ng kahit sino nang dahil lamang sa konti ang pinag-aralan niya. Kasi hindi naman sa pinag-aralan ang sukatan lamang
ng kanyang bayan o yung kanyang will na maglingkod sa bayan. Kung minsan nga, sabi niya, kahit walang pinag-aralan, nakapagtataka sila pa nga yung merong damdaming maglingkod. Di ba? Ganun palagi ang nagiging argumento dyan. Ay, naku, ganun pala. No? Medyo, alam niyo naman ko, minsan sa social media, pinagtatalunan yung bagay na yan. Well, itong pangyayaring ito nga, sa usapin ng drug addiction, no? Ngayon po, halos lahat na ata ng mga presidential balls at saka vice presidential balls ay nagpa-drug test na dahil sa naging pahayag po ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kong? Dahil nga para maiwasan na ang anumang alalahanin o anumang agam-agam na maaring lumutang sa panig ng ating mga mamamayan, mas maganda na siguro nila yung makita nila as early as today na tayo ay malinis ang ating pagkatao sa lahat ng larangan, sa lahat ng may kinalaman sa ating pagkatao, wala naman sigurong masama dyan kung maipakita nila yung mga ganong malinis na certification ang sa ayon sa kanilang sabi. Tama naman siguro yun, Jen. Opo, opo. Ako naman, Kong, sang-ayon din ho naman. Ano? Ako nga sabi ko, dapat talaga maging requirements pa kasi nagtataka nga ako, biglang natanggal. Kasi dati nung naipasa yung Republic Act 9165, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act, eh talagang nakapaloob po doon, maging sa eleksyon, eh nakapaloob po talaga doon ang drug test result sa mga tatakbo. Yun pala, biglang natanggal na pala yun, Kong. Wala, dahil kinwestiyon nga yun yan. Maliba na lamang kung yun ay mabalik uli. Sa Ganang Mamamayan, programa para sa mamamayang Pilipino.